Hi mga bossing, ako si Miss Rofi, isang OFW dito sa Saudi Arabia. Ngayon, may konting share lang po ako sa inyo. Yung dati hindi pa ako nakapunta ng, noong time na hindi pa ako nakapunta ng Saudi. So marami ako naririnig about Saudi. Yung mga, sad to say is, hindi magaganda. Medyo hindi maganda. Although meron din magandang naririnig ako. Ayun, ngayon nung ako'y nag-plan na pumunta dito sa Saudi. So, yung sabi ng mama ko sa akin, pinipigilan nila ako na huwag ka nang tumuloy kasi yun nga, baka daw ma-homesick ako kasi nanay ko naranasan na rin mag-OFW ng nanay ko. Nag-jega rin siya. So, kaya lang, ang problema kasi, nung time na kasi yun kay mama, malilit pa kami, high school pa lang kami. So, sobrang homesick siya. So, hindi niya kaya. So, yung telecommunication noon is napakamahal at saka mahirap. So, bibihira rin ang may telepono noon, may landline noon. So, napakahirap ng communication noon at the time. Kaya, yung nanay ko, hindi natapos yung kanyang kontrata na 2 years dito sa Saudi kasi nga, homesick siya. So, mas pinili niya kami. So, umuwi siya ng Pilipinas para sa amin. Doon na lang siya mag-work sa Pilipinas. So, ngayon, nanay ko, pinipigilan ako kasi nga, maliit pa yung baby ko. May baby kasi ako noong time, So, at that time noon, yung paalis ako noon is 1 year old pa lang siya mahigit. So, masakit nang anuhin, pero kailangan ko siyang iwan kasi kailangan dahil niya para sa future nila. Para din kasi maka-LL. Ibig sabihin na LL, luwag sa buhay. Yun, ibig sabihin ng LL. Diba? LLB. LL. Paano ba yung B? B. Hindi ko alam. Paano B? Sorry. Ayan, luwag-luwag sa buhay. So, ayun na nga. So, ngayon, nung pagdungto ko dito sa Saudi, dito sa July 20, tungtong ko dito sa May. Ang flight ko kasi noong July 19, 2016. So, July 20, 2016 is nandito na. Tumungtong na ako dito sa Saudi. Medyo nung una, kinabahan ako. So, siyempre, nanibago sa paligid. Yung mga salita, siyempre, hindi mo maintindihan. Tapos, yung nibago ako sa weather, mainit, pero aircon naman sa loob, no problema. Tapos, yun. Okay naman yung naging buhay ko dito. Unang linggo, okay ako. Hindi ko naman nararamdaman yung homesick. Pangpangatlong linggo yun na medyo nararamdaman ko na yung homesick. Kahit na meron kaming communication through video call, ang tunay nararamdaman ko yung homesick na umiiyak ako. Na parang iniisip ko na, sabi kong ganun, pinagpalit ko yung anak ko tapos sa trabaho. Parang gusto ko na umuwi ng Pilipinas. Gusto ko na umuwi ng Pilipinas kasi miss na miss ko na yung baby ko ng time. Kasi napakaliit pa. Yun. So, ayun, naramdaman ko rin yung sabi nila sa una lang yan. Mararamdaman mo talaga yan. Yung ganyan pagluha. Umiyak ako sa kbato ganyan. Wala. Tapos pa nagbibidyo ko kami ng anak ko. Sabi na, anak ko, ayan, bibidyo ko na, umiiyak ako ganyan. Tapos yung nanay ko, ilasar pa ako. Sabi ni nanay ko, anak, mag-move on ka na. Ay, anak mo, naka-move on na. O, yan na, dumidedi na sa bote. Kasi hindi dumidedi sa bote. Sa akin, dumidedi yung breast video. So, ngayon, ayaw na tawa. Nanay ko, nakasal ako. Mag-move on ka na. Ay, anak mo, naka-move on na.
Pero wala, ginagawa lang namin katotoo ng nanay ko. Pero iyak lang ako, iyak ng time niya. Siguro mga naramdaman ko yung, ano, yung ilang, mga isang buwan, dalawang buwan ko rin naramdaman yung homesick. Ngayon, tapos hanggang sa nakihalubila ako sa mga, ano, sa mga Filipino community dito. Ayan, pumupunta-punta ako sa mga, sinasama ako ng mga pinsan ko, ng pinsan ko sa mga kaibigan niya, pasyal-pasyal. Yan, medyo nalibang-libang ako. Tapos, sabi ako mga trabaho ko din, labas-labas kami sa gabi kasi ng gabi lumalabas kami sa gabi. So, yun, medyo nakakalibang-libang din ako. Hanggang sa unti-unti, dumami din yung kaibigan ko. Ay, tapos nakikipagtulitan sa mga social media, yan, yan yung mga bagay, tapos nanonood ng YouTube, importante YouTube kasi yan ang libangan ko, kasi pag walang video call, saan ba sa pamilya, di libangan, manood ng movie, manood ng teleserye, mga Korean novela, yan yung mapaborito ko, mga Korean novela, ay nako, yan, adik ako niya sa Korean novela. Yung mga series niya, sila lang sinusundan-sundan ko yan. Kaya tinatapos kayo. Misan, ano, gano'y matapin. Puro eyebags na ako. Kaya sinusundan ko yan. Tanggal lang naman ang homesick. So, yun. Hanggang sa na, atap ko yung ano nila, nawala na yung homesick ko, medyo na-enjoy ko na, na-adapt ko na rin yung pagkain, na-adapt ko na rin kahit paano yung mga ano nila, culture nila. Hindi naman, yung ano nila, yung ano ng lahat na medyo na-adapt ko na. So, nasanay na rin ako. So, ngayon, happy naman ako dito sa, ano, sa trabaho kung tatayin dito sa Saudi kasi masaya naman siya. Tsaka hindi siya very bad na sinasabi nila na yung dating ganito, ganyan. Marami kasi, alam nyo na. So, hindi naman siya ganun kasama. Actually, dati sinasabi nga nila na sobrang higpit. Pero ngayon, hindi na ganun kahigpit. So, maganda na. Medyo maluwag na ng bahaga. Dati sabi ng auntie ko dati sa akin, takluban mo yung buhok mo. Huwag mo ano kasi babastusin ka ng mga ano, mga tadaan na abo dyan o ano something dyan. Babastusin ka ng mga ano dyan, ng mga lalaki dyan. Pagka lalaki, ikaw ka maglalakad mag-isa, ganyan. Ang dami nang sinasabi. So, ngayon, hindi naman, hindi ko naman na-experience na binastos ako. At saka, dati tinatakluban ko yung buhok ko, pero ngayon hindi na. Kasi marami nang hindi nagtataklop ng buhok ko. At saka, mga Pilipina, hindi na nagtataklop ng buhok. Hindi na lang, hindi na iba lang, ganun. Tsaka, ano naman din ang mga ano, Saudi na, alam naman nila pag mga ano, Pilipina, hindi nagtataklop lang ng mga Christian. So, medyo open-minded na rin sila. Tsaka, ito tulad dati na panay purong abaya sila na itim lang. Ngayon din na, iba-iba na rin. Medyo moderno rin sila ng bahagyang. Hindi tulad dati. So, yung mga bawal nila dati, hindi na, ano, yung sobrang higpit nila dati, I mean, hindi na ganun kahigpit. Medyo maluwag na sila. So, ayun. Yun na ano ko sa ngayon. Masaya ako at sa mga natutunan ko dito sa Saudi. Marami akong natutunan dito. Marami akong experience. Mga happy moments. May mga bad moments din pero bahagya lang. Okay? Yan lang eh. I-share ko sa inyong bahagyang konti na sana medyo may nakuha kayong konti lang. Salamat sa panonood sa inyo. Sana sa susunod ay magbibigay ako ng share sa inyo. Ano pang experience. Bye-bye!